Kapangyarihan, Diyos ng lahat, papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanal sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, Buktong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kaya
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kakilingan. Tanggapin mo ang aming kakilingan. Hindi ka na nalulok-lok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sa amin. Ng Diyos ama amin. Apo sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubin mong aming may pagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa tinakita na mata. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat di ko na ipapasok sa aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. At alam po natin na si Santo Tomas ay kabilang sa 12 alagad ng Panginoon. At madalas kapag nababanggit po ang pangalang Tomas bilang alagad ng Panginoon, marahil ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan na siyang alagad na nagduda sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At yan po yung narinig natin sa ating ebanghelyo na binasa para sa araw na ito. Nagpakitang muli si Jesus sa kanyang mga alagad. At nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, kumpleto sila. Ngunit wala si alagad na si Santo Tomas. Kaya nga, anong bati sa kanya ng kapwa niya alagad? Nakita namin ng Panginoon. Pero marahil nung mga oras na ito,
May mga dahilan marahil kung bakit wala si Santo Tomas. Marahil nandoon pa yung kanyang pangamba, nandoon pa yung kanyang pagluluksa, nandoon pa yung kanyang kalungkutan, at marahil ayaw niya pang makisalamuha sa kanyang kapwa-alagad. Magulong-magulo pa yung kanyang pag-iisip, magulong-magulo pa yung kanyang disposisyon, magulong-magulo pa yung kanyang kalooban. Kaya nga marahil nasabi na lamang ni Santo Tomas, maniniwala lamang ako kung maipapasok ko ang aking daliri o ang aking kamay at maisusuot dito ang aking mga daliri. Mga kapatid, minsan sa buhay din natin, may mga pagkakataon na tayo din ay gulong-gulo. May mga pagkakataon na tayo ay puno din ng hinagpis ang ating puso. May mga pagkakataon din na puno ng lungkot ang ating mga buhay. Pero pansinin din natin sa kwento ni Santo Tomas, nung nagpakita muli ang Panginoon at nandoon na siya, ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon? Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At ano ang din tugon ni Santo Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Mula sa pag-aalangan, mula sa pagkakaroon ng magulong isipan, yung tiwala bumalik. Yung tiwala ni Santo Tomas na mutawi muli kay Jesus. At anong pinapahintulot nito sa atin, mga kapatid, para sa araw na ito? Na sa mga oras na tayo ay gulong-gulo, sa mga oras na tayo ay mahina, sa mga oras na wala tayong makapitan, buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga puso, at makikita natin na tunay na kumikilos ang Diyos. Sa kabila ng kalungkutan na nararanasan natin, kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Magtiwala ka lang at huwag mag-alinlangan. Makikita mo na tunay na kasama mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni Santo Tomas, marami ding pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nag-aalinlangan sa Diyos. Minsan pa nga ang Diyos ang unang nasisisi kapag tayo ay nagkakaproblema. Minsan pa nga ang Diyos ang ating binabalingan ng sama ng loob sa mga pagkakataon na tayo naman ang gumawa ng problema ng ating buhay. At ito din marahil, mga kapatid, ang mga pagkakataon na puno ng pag-aalinlangan ng pananampalataya natin. Ito rin ang mga pagkakataon na puno ng pagdududa ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ito din ang mga pagkakataon na hindi tayo naniniwala sa kakayanan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Hayaan natin sa araw na ito, sa tulong ni Apostol Santo Tomas, na mabuksan ang ating mga mata, ang ating mga puso, ang ating isipan at kalooban, at huwag mag-alinlangan upang tunay nating makita ang Diyos na kapiling natin. Huwag tayong mag-alinlangan sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Buksan mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong mga puso, at makikita mong hindi ka pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa tulong ni Apostol Santo Tomas, ipanalangin natin na mabuksan ng maigi ang ating puso't isipan, ang ating kalooban, upang tayo'y hindi mag-alinlangan at patuloy nating masambit, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay nang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag, ang ating panalangin
Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan na muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama, sa pagluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin ka namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod. Kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng papupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig,
ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto sa tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, you know aking sagat ang puso ng aking mahal. Kapwa ko kasi bigo, hapis at pait. Patabisin na hagkang ang sakit na maglinas ang ipin. O Jesus, inumin mo aking sugat ang
puso ng aking mahal. Yung kapwa ko kasi bigo, aking sugatan, iwan ka. Gawin daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo sugatang puso ng aking mahal. Kapwa ko kasi bigo, inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service bukas, July 4, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kay isa ni Apostol Santo Tomas. May pahayag nawa namin siya ay Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.